Sarap ang kape dito sa IKEA eh. Kilala niya ba yun? Parang kilala ko to eh. Sandali ah. Ano kung sino yan? Sino? Tignan natin kung sino ba yan. Kakilala ko nga kung sino to. Kulatin natin ang kulatin natin. Uy! Uy! Ako! Kumusta? Pedro! Ito! Ito pala yung Pedro? Pedro, ang ginagawa mo? Wala, madami akong ginagawa. Busy ako. Ma, Pedro, puro numbers yan ah. Eh, kaya nga masakit yung ulo ko kasi ito nga numbers na. Aba, anong ginagawa mo? Eh, nga, nagbabudget. Eh, wala namang mabudget. Paano ba yun? Nagbabudget, pero walang mabudget. Yan. Ang topic natin ngayon, kung ano ang pagbabudget na ginagawa ni Juan. Budget 101 ni Juan. Tignan natin! Pedro! Uy, Pedro! Ano? Parang may bago sa'yo. Parang... Ano may bago sa'yo? Ano? Stress ako, no? Hindi eh. Hagar. Bakit? Isa na lang yung ano mo? Yung bigote mo nangyari? Ah, nako. Oh. Eh kasi nga ano daw, makalimutan ng lahat, wag lang yung ano, yung mask. Yung mask. Oh, inakalimutan ko yung mask ko. Eh, akala ko ba, kalimutan na... Nakalimutan ko yung wallet ko. Nakalimutan mo yung... Hindi ko nakalimutan yung mask ko. Nakalimutan mo yung wallet mo, pero yung mask mo, hindi mo nakalimutan. Oo, kasi mas importante nga yung mask ngayon. Ah, okay. So, kaya pala nakalimutan mo na rin yung kalating bigote mo. Eh, hindi nga kasi papunta ako sa... ano, sa barbero. So, papagupit ako, long hair na ako. Ano connection nun? Papunta sa barbero, tapos yung bigote? Oh, eh, kasama na yun. Doon package kasi siya. Okay, sige. Eh, ngayon, eh, wala akong pera. Eh, dala ko lang mga 10 dirhams lang na tayong dala ko. Pero teka lang. Anong ko dito is, ano? Ba't parang, anong ginagawa mo? Ba't puro numbers yan? Ah, sorry. Sige, Pedro. Ano pala yung kwento mo? Mamadali ako kasi na-excite ako dyan sa ginagawa mo. Ano ba yung ginagawa mo, Pedro? Kasi nga, dala ko nga lang 10 dirhams. 10 dirhams? Ano ba yung wallet ko? Okay. Eh, sabi dun sa salon, eh sila daw ang bahala. Eh, yan ang ginawa. Ah, alam oo, ko na. Eh, yung pala, kalahat ng ginawa eh. Ibabalik na lang ako. Ayan. Huwag mo nang pansin, hindi ko naman nakikita. Ayan, yun nga, Pedro. Pero pansin ko, Pedro, bakit parang ano, parang kanina kapakamot na kamot ang ulo mo. At napansin ko parang konsuming-konsum ka. Kasi nga, ang hirap mag-budget eh. Oh, mahirap mag-budget, pero meron kang kape. Uy. Eh, kasi ito, unli lang to. Ah, kaya ka nandito sa IKEA dahil unli kape, okay. Yung mautak ka rin naman minsan, Pedro, no? Oy, kasi kape is life mo. Ah, okay. O, sige, Pedro. Ano nga ba yung ano, ginagawa mo? Ayun nga, kasi nga, matagal na ako dito sa abroad. Okay. Wala akong naiipon. Ngayon, gusto kong mag-ipon. Kinikwenta ko ngayon kung ilang taon pa ako dito sa abroad. Kinukwenta mo pa kung ilang taon ka pa dito sa abroad? Oo, at kung magkano yung may uwi ko sa atin pag uwi ko. Kasi balita ko noong nakaraan, nagpadala ka na naman ng balikbayan box eh. Alam mo na, eh. Ila ang inuungot lagi ng kamag-anak eh. So, ito pala... Ito pa lang yung mga pinagko-compute mo. Ito yung mga gastos na mga every month mo. Yan yung gastos mo. Oo, itong ay kulang pa. Mabilisan lang ito. Ay kulang pa ito. Madami pa ito. Bakit sa tissue ka nalang nagsusulat? Eh wala na nga eh. Namulot lang ako ng papel. Okay. Sige Pedro, pwede mo bang i-ano ba sa amin yan? Ikwento mo ba yan? Kung ano, baka mayroong maitulong, mayroon akong maitulong sa'yo na kung pwede natin pag-usapan. Eh, ang gusto ko nga. Tulungan mo ako. Ako ang tulungan mo. Dahil, para makapag-budget ako, magkano ang aking business bill, kada buwan, at ilang taon ko pang bubuli sa abroad, ay ako'y uwi na.
Ilan taon ka na ba sa abroad? Dito, sa Dubai? Magti-15 lang naman. Ay, bago ka lang pala, no? 15 years, okay. Bago. Ayan. Pwede mo bang i-share sa amin yan para makita ko kung yung ginagawa mo ay tama kasi o mali? Ito nga ay magulo. O, sige. Magulo nga kasi wala nga natitira. Oh, ayan, Pedro. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin kung ano ba yung mga isinulat mo? Okay. Eh, kasi nga, huwag kang maingay ha. Kasi, kunyari lang ka eh. Eh, bawa eh, may kinita ako na 5,000. Ano? Ah, yan ang sweldo mo, 5,000. Huwag kang maingay. Atin-atin lang ito. Hindi naman makikita ito ng lahat. Uh-huh. Atin lang ito, huwag kang mag-alala. Uh-huh. Hindi ko naman ito i-upload sa Facebook ko saka sa YouTube. Pangakumin. Oo. Wala makaka lang. Yung bahay, idikit pa kakamahal ng bahay. Oo, 1,000. No? Mahal talaga dito. Okay, 1,000. Oo, eh, may tubig na yan eh. May tubig. Tubig. Tapos ilaw. Ilaw. Umiilaw naman yung ilaw. Oo naman. Siya wifi pa. Wifi. Okay. Pabilis naman ba yung wifi niyo? Oo, diet ako ngayon. Kaya okay na yung 500. Magastos ka pa rin ha? Diet ka pa niyan? Oo, diet na yan. Siyempre. Kakain ako sa labas eh. Tapos edi magpo-commute ako. Limandaan din halos. Ano pa, nag-u-Uber ka lagi? Mahal naman. Diyan lang naman, tawid lang naman yung bahay nyo ha. Tapos trabaho mo na. Eh, naabot ang limandaan eh. Hindi ko nga alam eh kung paano. Ang bihira yan. Ito syempre ako yung magpapadala. Ito ba? Madaming maasa. Papadala mo sa Pilipinas? Oo, syempre. Ah. Kaya ako nga nag-abroad eh. Oo. So, papadala ka ano. Edi natira nila 1,000. Okay. 1,000. Sa 1,000 na yan, eh, madami pang pinagdadaanan yan eh. Oh. Oo, so, eh. Parang ano, yung 1,000, your life starts here. Oo. Okay. Eh, may utang number 1 ako. May utang number 2. Mm-hmm. May utang number 3. No. Oy, may 300 pa naman. Ayan, so may natira. May 300 pa naman. Kaya lang, minsan yung 300 eh, hindi ko alam kung saan napupunta. Miss Pin. Basilio. Mm-hmm. Eh, kasi madalas eh, wala din natitira. Okay. Ba't parang natin? Tama ba itong nababasa ko? Pang barkada. Ah, ayun, okay. Siyempre naman. Eh, lalabas kayo ng barkada kahit pa paano. 100 na nga lang. Pow! Oh! At, eh, minsan napapakain ka ng usto. Eh, di... Model fight ba yan? Oo, minsan. Masarap kasi yun eh. Ah. Eh, tapos yun na, 100 na lang ang natitira. Eh, minsan na hinahanap ko pa yan. Kung saan ka napunta. Ba? Kaya pala, dala mo lang kanina tender hams na lang. Ay, oo, yun nga. Buti nga't natira pang tender hams. Ayan, sinasabi ko. So, ngayon, Pedro... Ayun nga, tuturuan mo nga ako ngayon. Paano ako makaka-uwi kung 100 na lang ang kada buwan, eh, ilang taon pa ako din sa abroad, eh, forever na yata. Sige, ako'y tulungan mo din eh. Sabihin na natin may 1,000 na lang ako na isusubi. Ayan. At ako'y hingi mo na ng paumanhin sa aking mga pinagkakautangan, ha? Sige. Maiintindihan naman siguro nila. Sige, ganito na lang. Pag ako'y nakaahon, eh, may babayaran ko din. Siyempre, mahirap naman di ka magbabayad eh. Kawawa naman eh. Sige, Pedro, ganito na lang. Ipagpanagay na lang natin na bayad mo na yung mga utang mo. Ha? Sige, naway magkatotoo nga. Sabi natin bayad na yan. So, sabihin na natin na perang na itatabi mo, yung savings mo ay 1,000 na lang, no? Ito. Mm-hmm, yan, 1,000 linis, yan. So, 1,000 dirhams is equivalent to, sabihin na lang natin, 13,000 pesos pala. Mm-hmm. Sorry. Palitan ngayon, 30 na lang. Okay, pababa na ng pababa. Oh, eh, paganda ng paganda ekonomiya ng Pilipinas. Okay. Kaya lang eh, so FWA, pahirap. Okay. Pedro, ganito. Tatanungin mo na kita, Pedro. Sa tingin mo, kung ikaw ay mag-uuwi na ng Pilipinas, ilan na lang ba ang gusto mong taon ay tatagal mo dito? Mga 10 pa. Kaya pa namang 10. Taon. Kasi ako ay 40 years old na, ano? Hmm. Ay, di ba mga maka 50 ay tama na. Okay. So, years old na ako nun. Sabihin na natin na i-fix natin ang savings mo sa 1,000. 1,000 dirhams. Dirhams. Okay.
i-multiply naman natin muna sa 12. Tama? So sa isang taon. Sa isang taon. So lalabas niyan ay 12,000 dirhams. Dirhams per year. Okay. Wow! Eh siyempre, kung meron kang 12,000, eh gusto mo, 10 taon, 10 taon pa. So multiply natin ngayon yan ng 10. Wow! So magkano yan? I-ano mo sa, ano mo, sa calculator mo. So yan ha, magkano ang lumalabas? 120. Oh, parang malaki na to, Pedro. 120,000. Wow. So 120,000. Sagi na lang ako nagkakamali. Kasi nasa Pilipinas na ako, Pedro, eh. Nagbabakasyon lang ako dito sa, ano, sa... Oh, yung one tamad ka na eh. Nandito lang ako sa Dubai para mag-travel sa kamag ano. Wow! Travel is goal ka na. Yes, at mag-share ng advocacy natin sa ating mga OFW katulad mo. Yun na nga eh. Yan. Ngayon, Pedro, sa loob ng 10 taon, dahil ikaw ay masino. Wow! Okay. 13 dirhams. Times 13. Magkano? Yan, 1.5 million. Bakit may 1.5 million? Sa loob ng 10 taon, yan? Meron ka ng tumataginting na 1,560,000 pesos para sa iyong retirement. 1.5 million laang? 1.5 million. Sa 10 taon? Ako'y magpapakamatay sa, ng 10 taon pa sa 1.5? Pedro, yan. Saan kaya aabot naman yan? Ang tanong, ito ba ay sapat na ba sa'yo na uuwi ka sa Pilipinas sa loob ng 10 taong gugugulin mo? Meron kang 1,560,000 pesos na. Sapat na ba yung 1.5 mo? 1.6 million mo? Akala ko ako'y makakapag-uwi ng mga 5 million eh. Eh kung sa 10 taon, eh paano ko niyan? 1.6 laang. Eh pag-uwi ko ng Pilipinas, eh wala pa kaming bahay, wala pa kaming lupa. Eh magkano magpapatayo ng lupa ngayon, ng bahay? Sa tingin mo ba, Pedro, matutupad na ba ang pangarap mo sa 1.5 million pesos mo? Naku, sa 10 taon eh, ang bubulayin ko 10 taon, eh, magpapakamatay pa ako ng 10 taon. Tapos eh, 1.5 laang. Paano mo nakakuha yan? Parang may mali. Eh, 10 taon na yun eh. Okay. Eh, 1,000 laang yan. Eh, paano kung ang naisabi ko yung 500 laang? Yan ang sinasabi ko si Pedro. Damo, ipinagpalagay pa natin na nabayaran mo na ang lahat ng utang mo. Naku, eh, pasensya na muna sa pinagkakautangan ko na yun. Baka... Kailan sa tingin mo ba? Sa 10 taon, okay? Eh sapat na ba to para umuwi ka muli dito sa Pilipinas? Nako eh, sa tingin ko hindi pa. Yeah. Hindi ako eh, yung mga anak ako nag-aaral, eh ang asawa ko pa. Ito paano ang aking retirement niyan? Yeah. Eh di, pag uwi ko eh, ako eh magtatrabaho uli. Eh wala pa man lang ako negosyo. Yeah. Yun eh, ikaw ba ay umatin na ba sa sinasabi kong I am a money magnet? Ay, ako'y naka-attenda nga. Kaya nga ako'y balisa. Ay, hindi malaman kung paano ako magkwekwenta. Yeah. Eh, di si... Yung cute na chubby. Oo, si Sir. Ay, nakaw, sus ko po. Ako'y sapul na sapul eh. Kala mo parang isinumbong kita, no? Ay, sapul na sapul. Parang isun ay ang tinuturo niya ay ang tunay na buhay na ginagawa ng mga karamihan na OFW. Yes. Kaya nga, eh, nung ako nung nakaintindi na ako, ay talagang ako'y ikot na ampuit sa pagkukwenta. At nang ma-maximize ko na aking pag-stay din sa abroad, ay pahirap ng pahirap. Tapos ay nagka-pandemic pa. Ay nako. O siya, Pedro. Nagkakape ka na naman. Cheers. Yan. Ngayon, Pedro, sabi mo napanood at naka-attend ka na ng I Am a Money Magnet. Tama ba? Oo, nako. Alag kayo. Ngayon, sabihin mo sa amin ngayon, Pedro, ano ang sa tingin mong natutunan o ang pulot na natutunan mo sa I Am a Money Magnet? Sa Money Magnet kasi, realize natin doon yung reality ng buhay. Yung kung ano yung pahihinatnan ba natin at kung ano yung nangyayari sa totoong buhay.
hindi siya, kumbaga, nung napanood ko yun na nagising ako sa katotohanan. Yun ang sumatotanong. Tapos, nagkaroon ako ng opportunity ng business. Dalawang klase yun. Isa yung business opportunity na wala kang kapital, walang puhunan. Tapos, meron din yung investment opportunity. Yun ang maganda doon yung investment. Kasi yun, doon po ngayon, may intindihan kung paano ko palalaguin yung aking 1,000. Yan, ito yan. Kung paano ko yan palalaguin. Yan. At kung paano ko yan, yan, 1,000 na yan, ay tuturuan ko, tulungan ako. At magtrabaho yan para sa akin. So, ibig sabihin, hahayaan mo na ang perang magtrabaho para sa'yo. Yes. Kasi, ikaw, na nagtatrabaho tayo ngayon sa abroad, harap na harap tayong ganyan, para kumita ng pera, para sa ating pangangailangan, para sa ating pamilya, syempre, primarily yung pangangailangan nila, tsaka para makasurvive tayo, di ba? Pero parang babaguhan mo, ha? Dati, puro travel goals lang sa ano, ha? Parang sakat sa libre sa sombrero, ha? Ito nga ako, yung pa ng pagiging negative, negative din ang na-attract. So, yes. Positive lang tayo. At saka, action. Dito ko matututunan ngayon na ako'y kailangan umaksyon. Kasi, kung ako'y mag-iisip lang matagal, at ako'y mag-attend lang ng mga seminar, at wala akong gagawing action, ay wali. Ay ako'y uuwing luhaan. Okay. At ako'y magiging mag-upload na forever. Sasabihin sa mga katulad natin, mga OFW nandito pa sa abroad. Kaya, tayo ay magkita-kita. Okay, si Ringo Anakan. I am a man. Kakashi.